Gina. Okay. So pag sinabi natin CA1, Correctional Administration 1, Institutional-Based Correction. Pag sinabi niyong Institutional-Based Correction, yun yung mga rehabilitation center natin. Kumbaga pa, yun yung BJMP or BUCOR. Pag sinabi naman natin Correctional Administration 2, non-institutional. Pag sinabi natin non-institutional, yun yung tinatawag natin na community-based program. Doon tumatawa, pumapasok yung parole, probation, then executive clemency. Ano naman yung executive clemency? Pag sinabi natin executive clemency, doon pumapasok yung pardon, amnesty, commutation, serve of sentence. Yun na. Isulat nyo, tandaan nyo. Ang CA3 natin, yung therapeutic modalities, ang sinasabi sa therapeutic modalities, yung TC community, kung paano daw natin naayusin yung isang tao, yung pag-uugali ng tao kapag nakulong siya. Yun yung therapeutic. So, itakil natin yung probation. Sa probation, meron tayong post-investigation report. Pag sinabi natin post-investigation report, merong 60 days ang probation officer para imbestigahan ka. Diba? So, ano ba yung sinasabi nila na probation? Probation means probe. Diba probe? Pagsusulit. O kaya ikaw ay pagsusulit daw kung magbabago ka ba daw sa hamon ng korte sa'yo. Yun ang sinasabi nila sa probation. Probe means pagsusulit o kaya ikaw ay magbabago sa hamon ng korte, kumbaga pa. Kailangan mong i-prove sa korte na yung probe na yon is kailangan mong patunayan na nagbago ka, magbabago ka para ma-avail mo yung probation na yon, di ba? So, next natin yung probation. Ang probation nag-originated talaga siya sa England. Pag sinabi nating England, dito unang sinubok sa England daw, ha? Originated. Pag sinabi naman natin ng father of probation ni England, si Matthew Davenport. Davenport, D-A-V-P-O-R-T. Matthew Davenport Hill. Na first naman na legal yung probation nasa Amerika. Sa Amerika is first probation passed by Massachusetts. Sa Massachusetts, doon naging legal ang probation sa Amerika. So, dito unang nagka-salary or nagkasahod na yung probation. Yung first na paglegal ng probation. So, sino ba yung unang father ng probation? Diba si John Augustus? Pag sinabi natin si John Augustus, first true probation officer, si John Augustus. Pero pag first probation officer lang, Edward Savage. Tandaan nyo yung pagkaiba nila. First true probation officer, father of probation, Edward Savage. Pag first probation, Edward Savage ay... Pag first true probation officer, John Augustus. Pag Edward Savage, first probation officer. Pero pag may true, John Augustus. So, sino daw si? Si Alexander Rice. Signed. Siya daw yung nag-sign ng first probation law pass din Massachusetts on April 26. Listan nyo, please. Ito, nalabas ito sa board, promise. Listan nyo. Itaas lang kayo ng kamay kung tapos na. Yung first, nag-legalize. Na-legal ang probation sa Amerika. Nag-originated ang probation sa England. Lista. Basta yung mga ginasabi ko, ilista nyo kasi magandang example yun. Pagtaas kayo, mag-thumbs up kayo. Yung parang umutikon kung pag-proceed na ako para alam ko. Inay, balik natin sa umpisa. Saan ba tayo? Saan yung gusto ibalik? Dahil bayad ka from the top. Dahil bayad ka from the top tayo. Balik natin sa probation na. Saan nag-originate ang probation? Di ba sa England? Father of probation in England, Matthew Davenport Hill. Nag-originate ang probation sa England. Na-legalize ang probation sa Amerika, sa Massachusetts. Dito naging unang legalize, naging batas ang probation, ha? Doon din sa Amerika nagkaroon salary ang probation officer and nagkasahod, kumbaga pa. So, ang father ng probation, si John Augustus. Ang first true probation officer, true
probation officer, first true probation officer, si John Agustos. Ang first probation officer, Edward Savage. Gets? Pinakauna? Sige, palikan ko sa pinakauna. So, ano daw yung ibig sabihin ng institutional-based correction or correctional administration 1? Pag sinabi natin kung correctional administration 1 is institutional-based correction, so doon daw ni-rehabilitate yung tao, yung ni-reform ang tao. Ang example nun is BGMP, Bucor, yung mga facility natin. Ang ibig sabihin naman ng CA2, non-institutional, pag sinabi mo kasing non-institutional, wala na sila sa loob ng kulungan. Nasa community na sila. Community-based na merong mga, ano ba ang tawag natin dyan, yung mga, yung kagaya ng probation, parole, executive clemency. Pag sinabi natin executive clemency, pardon, kasama niya sa pardon na, pardon, amnesty, commutation serve of sentence, and reprieve. Yun yung mga executive clemency natin. So CA3 naman sa Correctional Administration 3, yung therapeutic modalities. Pag sinabi mo kasing therapeutic modalities, yung TC community is, kung paano natin naayusin yung pag-uugali ng isang tao kapag nakulong. Halimbawa, masama siya galing sa labas, nakapatay ng tao. Pagdating sa loob, kailangan natin baguhin yung ugali ng isang tao. Kumbaga pa spiritual, tulungan natin siya, i-reform yung sarili niya. So, pag nangyari yun, paglabas ng tao, di ba, maging law-abiding citizen na siya, hindi na siya gagawa daw ng krimen. Pag nangyari yun. Oh. Gets na? Thumbs up. Comment. Gets? So, pag sinabi natin John Agustos, ha, the recognized first true probation officer. So, sa first probation bailout, ang kinalabasan nun is common drunkyard. Ang nakabilang daw sa probation na yun sa first time is yung drunkyard daw, common drunkyard daw. Gets na? Lista nyo. Kasi ano? Tuloy na ako. Tuloy na. So, si Matthew Davenport, father of probation in England, given to the youthful offender, kumbaga pang binibigyan, parang ang ginawa ni Matthew Davenport, kumbaga pa siya yung nagagubigay daw ng ano, ng probation sa mga youthful offender daw sa England. Yun, ilista nyo yun. Given to the youthful offender. Given probation to youthful offender, si Matthew Davenport Hill sa England. Gets? Okay, next. Okay na, next na. So, sa probation, tandaan nyo, nag-originate ang probation sa England. Na-legalize ang probation sa Amerika. Unang nabuo ang salary at sahod ng probation officer sa Amerika, sa Massachusetts. Gets? Ang unang nag-sign ng probation law, si Governor Alexander H. Rice, originated England, na-legalize ang probation Amerika, United States. Gets? Si ano naman, si Edward Savage, ang una niyang trabaho dati is ex-chief of police siya ng Boston bago siya naging first probation officer, bago siya kinuha ni John Agustos. Thumbs up niyo lang kung ano na, kung okay na. Okay na, next na tayo, proceed na. Tandaan nyo lang nga, ex-chief of police si Edward Savage ng Boston. Boston Police. Next na, mag-next na ba ako? Bago siya naging probation officer. Kasi importante itong probation and parole. Eh.
Governor Alexander Rice. Siya ang the first provision law. Siya ang nag-sign na pass the legislative legislature of Massachusetts on April 26. Nakaano kasi medyo ano ako, medyo mahina ako sa mga date-date. Kaya April lang nilagay ko. Kasi hindi naman talaga siya actually nagalabas sa board yung mga ano eh. Bira lang. Tsaka pinakamataas niyan isa o dalawa. Dalawa, ganun lang. Tsaka madali mo na naman mahulaan eh. Elimination lang. Okay, next na tayo. So, ang history ng probation sa Pilipinas. Ha? 1935, lagay nyo, Act 4221. Act 4221. Ha? Act 4221, first introduced in the Philippines during American colonial under DOJ. Yan yung first probation. Pero under siya ng DOJ pa. Sa American colonial siya na time. Isa puso nyo talagang review nyo guys. Kasi sayang. Ay, okay, tingog, oy. Wala. May tingog. Saan? Hindi, guys. Advice ko lang sa inyo. Huwag niyo sayangin yung chance na supportado kayo. Meron kayong panggasto sa review. May pangkain kayo. See? Hindi naman lahat talaga ng tao mabigyan ng ganyan ng opportunity. Ako nga dati, walang-wala talaga ako. Hindi ko nga alam kung anong gawin ko. Pero still fighting pa rin, hoping pa rin na achieve ko yung goals ko. Sayang yung chance, huwag nyo sayangin. Kasi wala naman ibang makatulong sa inyo kundi sarili nyo lang. Tsaka yung lisensya na yan, habang buhay nyo yung dalhin. Walang pwedeng makagaw niyan. So next, balik natin ha. Yung history ng probation. Ang history ng probation sa Pilipinas is 1935 nabuo yung Act 4221 first introduced the American first introduced in the Philippines during American colonial under DOJ. Gets? Pagdating naman daw ng 1937, Supreme Court declared na unconstitutional daw siya. Defect, kumbaga pa defect, sira. Did not observe due process. Kumbaga pa hindi daw nasusunod yung due process natin. Ang nangyari na yung time na yun, meron daw nangyari kay ang laban nun, state, kumbaga pa people versus Vera yung time na yun. Naging unconstitutional yung probation yung time na yun. Hindi daw na-observe yung due process, kumbaga pa merong nangyaring hindi maganda. So, kaya yun, binago nila yung probation. So, sa 1972, nag-file ng number 393 in Congress, but struck. Ah, unsan eh? Struck due martial law. Kumbaga pa, na-stop daw during martial law. Yung Congress daw natin yung time na yun, abolish daw. So pagdating ng 1975, PD-968, doon na nabuo yung PD-968 established after technical hearings. After technical hearings ng 6 months, in-endorse, binuo pa lang yun, yung 1975. Pagdating ng 1976, President Marcos signed the PD-968 Adult Probation Law na approved na 1976 ni Marcos. Gets? Nasundan niyo pa ako? Thumbs up kung diretso tayo. Yeah. So, pagdating ng 1978, yung PD-968, yung Adult Probation Law, nag-took effect as amended Act of Republic Act 10707. Yun yung amendable niya. Inamend ng Republic Act. Sido ha? Daganan mo.
So inamend ng adult probation law yung ano, yun ng 1978 nagtok effect as amended the Republic Act 10707. So nung 1972 House bill pa lang siya, kumbaga pa sa Congress final pa lang siya. Pag sinabi niyo kasing bill, hindi pa siya sabi na yung pag nag-uusap pa lang yung mga congressman sa court, ay sa court sa Congress, hindi mo siya matawag na batas. Kasi pag sinabing bill, due na may hearing pa, may mga reading pa, may mga reading, magtatalo pa, kailangan mabuo yung one-third na boto bago manalo yung bill na yun, then iakyat sa Senate. Pag akyat sa Senate, may another hearing, in, reading pa rin, first reading, second reading. Pag na-approve yun, ng one-third pa rin sa, ano, sa Senate, saka mag-akyat sa Pangulo yun. Pagdating sa Pangulo, tignan niya pa yun bago niya isign. Pag na-sign na ng Pangulo, yun na yung bagong batas. Yun yung ginatawag natin na Republic Act. Yun na yung mga bagong batas na magawa ng Pangulo. Signed by the President. Kailangan kasi ng approval ng President bago mabuo yung batas. Yes. Act 4221 first introduced in the Philippines during American colonial under DOJ. Doon na buo. Nag-start yung probation. Pero hindi siya 968. Act 4221 pa siya. So, si Ferdinand Marcos signed, approved, and PD 968 as a further amended by Republic Act 10707. So, sa probation, sa disposition ng probation, which is a defendant after conviction and sentence. So, kapag nag-apply ka daw ng probation, kailangan wala pang sentence. After ka pa daw makonvict. Gets? Within the period of 15 days of perfecting appeal, 15 days. So, kumbaga pa, hindi ka pa convict by final judgment, kailangan mo na mag-appeal ng probation. Meron ka pang 15 days bago ka makonvict by final judgment. Kasi pag sinabi natin convicted ka na sa kaso mo, pero wala pa natapos yung 15 days, kahit na magtakas ka, hindi ka pwedeng kaso ng evasion serve of sentence kasi hindi pa final yung conviction mo. May 15 days pa na appeal, di ba? Gets? Yun yung tandaan nyo. Pag merong tanong sa board na gano'n na, Mr. Wakanda is convicted to the crime of murder. He escaped from detention facility. What was the crime committed? Evasion serve of sentence, escapee, no crime. Sagot nyo doon, no crime. Kasi hindi pa yun matatawag na evasion serve of sentence. Pag sinabi mo kasing evasion serve of sentence, convicted ka na by final judgment, then wala na, natapos na yung 15 days na appeal, saka ka na tumakas, nandoon ka na sa facility ng Bucor, nag-start na yung service mo ng sentence, tapos doon ka tumakas, pwede yun, evasion serve of sentence. Pero hindi ka pa convicted by final judgment, tumakas ka, no crime tawag doon. Ha? Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo ang appeal, 15 days, ilagay nyo. Gets? Isang hi naman dyan, guys. Isang hi. Ay, what's up, party? Gina, tuloy ko na. Yes, at least once ka lang maka-apply. Pag na-deny yung probation mo or na-disqualified ka, not appealable ang probation, ha? Mayroong condition ng probation, always ka mag-report. Maraming bawal sa probation, ha? Kapag nalabag mo yun, kapag nilabasan ka ng arrest, kumbaga pa arrest order, ibabalik ka sa loob ng kulungan, i-serve mo yung original sentence mo. Hindi siya same sa parole na kung ano yung minimum original sentence mo, yun lang i-serve mo, portion remaining portion of your original sentence, yun lang i-serve mo sa parole. Pero sa probation, naka-probation ka na ng halimbawa 6 years ng probation mo, naka 4 years ka na, then binalik ka sa court, sa kulungan ulit kasi meron kang mga nalabag na mga conditions. Yung probation mo na ng 4 years na sa labas, hindi yun siya magagamit. Balikan mo ulit yun ng 6 years. I-serve mo ulit yung 6 years sa loob ng kulungan. Yun lang yung tandaan nyo. Next na natin. Next.
So, investigation, probation investigation, flow chart ng court. So, section 9. Section 9, disqualified offenders. So, petitioner. Pag sinabi natin kasing petitioner, convicted sentence. Ha? Pag sinabi natin convicted sentence, meron siya ng, nag-serve na siya ng sentence. Ha? Pag sinabi natin nag-serve ng sentence, kailangan niyang mag-appeal. Ha? Pag nag-appeal or nag-applied siya, saan siya pupunta? Sa trial court. Sa trial court. Ito gawin nyo para masundan nyo. Ganito, magawa kayo ng mga ganito flowchart nyo para madali nyo lang intindihin yung ginabasa nyo. Ganun. Magawa lang kayo ng flowchart. Ganun lang siya. Ha? Basta palagi nyo lang, sa puso nyo lang pag-study nyo, ibigay nyo yung best nyo. So, pag nag-appeal na siya sa trial court, mag-review ha. Review power to review a certain cause by decision of lower court. Pag sinabi na kasing review, ang decision ng lower court, merong 15 days to appeal. So, kumbaga pa, natalo ka sa appeal, pag natalo ka sa lower court, pwede mo iakyat sa higher court. Ha? Yun lang yung tandaan nyo. Basta 15 days yung appeal, pag natalo ka sa lower court, pwede mo iakyat sa taas. So, ano yung number 2? Appeal ng PD968, appeal ng Republic Act 10707. So, i-compare natin yun na appeal on probation. Sa PD968, ito lang yung tandaan nyo. Ha? No. Always one of the choices. Kumbaga pa, isa lang yung piliin mo. Hindi mo pwede isabay yun. Hindi ka pwedeng magsabay ng probation, then nag-appeal ka. Bawal yun. X yun pareha. Ha? Yun lang yung tandaan nyo always. Bawal ka mag-appeal while nag-appeal ka ng probation. Bawal ka mag-appeal while na-under ka ng probation. Yun yung tandaan nyo. Pag na-disqualified ka pareha doon, bawal na. At least once lang. Gets? Gets na. Thumbs up, eh. Okay ba ang explanation natin dyan, guys? Mabu-mabu! Perpikin natin itong kortan mo. Perpikin natin. Alright, thumbs up, yeah? Sana ngay. Supporting actor. Gina? Okay. Saman. So, tandaan nyo lang, ha? Walang bawal, pareha, isabay. Dapat isa lang always, ha? Always one of the choices. Hindi pwedeng isabay. Pag nasa PD968 ka. Pero pag sinabi nating appeal sa Republic Act 10707, Section 4, Judgment for the Conviction, noun, probationable. Pag sinabi nating section for judgment for the conviction, non-probationable na sa Republic Act 10707 tayo, pwede ka mag-appeal. So pwede ka mag-appeal, yun ang tinatawag natin na modified. Sa non-probationable penalty mo, pwede pang mapababa. Pag sinabi nating pwede mapababa, probational penalty, pwede siyang i-appeal ng, halimbawa yung kaso is 12 years and 1 day to 20 years. Pag nag-apply ka sa Republic Act 10707 sa Section 4, judgment for the conviction non-probationable, pwede mo siyang i-appeal sa probationable penalty. Then doon mo na makuha yung probation. So ano yung ano niya? Ano yung chart niya ng probation? Pag nakuha mo na yun sa Republic Act 10707, meron tayong mga guidelines nun. Pag sa trial court, modified. Pag sinabi nating ma-notified sa trial court, kasi pupunta yung ano mo eh, yung probation mo sa court. So na kailangan ma-notify daw ng prosecutor within 10 days. Magbigay siya ng comment. Ilista nyo. Yung sa Republic Act 1007, idugtong nyo. Kailangan daw sa trial court, uutusan ng trial court ang prosecutor na ma-notified na within 10 days magbigay siya ng comment. Ha? Within 10 days mag-comment. So pag nangyari yon, doon nalalabas yung temporary liberty. Pag sinabi natin temporary liberty, automatic suspension the execution of service of sentence. Yes.
Mga thumbs up. So trial court, meron tayong bill o release o recognizance. Sa bill o release o recognizance, dadaan pa rin yun sa court. Gagawa ng referral, papuntang PPA, no? Parole and Probation Administration or Probation Officer. Pag sinabi ng ganun, inuutosan ang korte ang PPA or Probation Officer na mag-conduct ng PSI. So ano yung PSI? Yung tinatawag natin yung sulat nyo. Background or Information of Petitioner. Background or Information of Petitioner. Eh ano naman yun yung ano? Yung PSIR or PSI. Basis of judge qualified or disqualified the petitioner. Pag sinabi natin PSIR or PSI, doon nag-base ang judge kung qualified ba ka or delete daw. Kasi i-check ng probation officer yung background and information mo kung qualified ba daw yung isang tao. Okay na? Thumbs up. Next na ta. So kapag nag-decision ng court, ang decision ng court, trial court decide after 15 days. Ilagay nyo, after 15 days. Mag-decide ang korte kung qualified ka ba or disqualified ka after 15 days. Mag-decide ang court after 15 days. Gusto nyo? Kasi importante yan. Importante alam nyo yung concept. Wait lang, kadali na. Kaya na, Gina. Importante to. Sige, G. So, pag naglabas ng trial court ng after 15 days or qualified qualified ka ba daw or hindi, doon na maglabas ang PSI. Doon na mag-utos ang korte ng PSI na imbestigahan ka ng probation officer. So, not later than 60 days. Sulat nyo, not later than 60 days PSI. Post-sentence investigation report. Not later than 60 days or within the period of 60 days. Sulat nyo. One, two, three. Puno, ramandayin niya tadi ay kabuhok diri. Post-investigation report. Post-sentence investigation report. Post-sentence, post-sentence, post. Post. Post-sentence investigation report. Okay, G, so tuloy tayo. If probation grant, there is a certain condition. So sa PSIR mo, sige, sige. Ay, wait lang. So sa PSIR,
Doon makikita yung post-investigation report, PSIR, post-investigation report, kung disqualified, denied by the court ka ba. So sa PSIR, dalawa siya. Disqualified, denied by the court. Post-investigation report, kung qualified ka. Kung naging qualified ka, kung naging qualified ka, pwede ka mag-avail ng probation. Ha? Pero kapag na-deny yung probation mo, serve the original sentence. Ha? Serve the original sentence. Same pa rin siya sa withdrawn. Ilagay nyo, withdrawn. Pag na-withdraw, deny. Pag na-withdraw or deny, serve the original sentence of the petitioner. Pag sa withdraw, na-withdraw yung probation mo, yung appeal mo sa probation. Na-disqualified ka, lagay nyo withdraw, serve the original sentence of the petitioner. Same pa rin siya. Pag sa na-denied siya, serve the original sentence. Kapag na-grant, issue probation order. Pag nag-issue ng probation order, may under the condition, meron siyang under condition ng probation. Ha? Pag sinabi natin meron siyang probation order, within 72 hours appeared, magpapakita ka. Pag hindi sumipot, tatawagin kang absconding petitioner. Gets? Ay, pag hindi ka nagpakita, pag hindi sumipot or tatawagan ka, ang tawag sa absconding petitioner. Gets? Absconding petitioner. Sorry. Sa probation naman. Sa probation naman, yung tinatawag natin na serve. Pag meron kang serve, yung kaso mo is more than 1 year sa probation, not more than 6 years yung probation mo. Halimbawa, meron kang kaso na 1 year, naglampas ng 1 year pa akyat. So, pwede kang papiliin ng court, iserve mo yung 1 year sa kulungan, 1 year na sobra, or mag-serve ka ng not more than 6 years na probation sa labas. Tandaan nyo, pa akyat ng 1 year, not more than 6 years yung probation mo. Pag meron kang kaso mo is lampas ng 1 year, then mag-serve ka ng probation not more than 6 years. Pwede kang mamili, i-serve mo yung 1 year. 1 year pataas mo ng sentence sa kulungan or mag-probation ka ng not more than 6 years, community-based. Pag sentence mo naman is not more than 1 year, ang probation nun is not more than 2 years. Kung baga pa, pwede kang mamili, i-serve mo daw yung not more than 1 year mo sa kulungan or mag-probation ka sa labas ng not more than 2 years. So, syempre, piliin mo yung nasa labas ka pero i-serve mo yung probation mo. Na merong mga restriction. Okay, next. Listan nyo na. Sentence not more, sentence more than 1 year. Ang probation mo nun is not more than 6 years. Sentence mo na not more than 1 year. Ang probation mo nun is not more than 2 years. Next. Thumbs up. Wait, pamodya. Ay, na. Thumbs up. Aji. So, yun na. Tapos na yung probation. Yun lang. Ganun lang kadali yung probation. Sa probation, ang violation of conditions ng probation. Ha? Tandaan nyo. Kapag ikaw yung probationer, violation of probation, syempre yung probationer, kailangan ng supervision, surveillance. Palagi niyang sinusundan. Ha? Sinusundan ng probation officer. Yung probationer. Ha? Tandaan nyo always. Probationer, probation officer. Kailangan ng guidance ng probationer, ng probation officer. Meron kang surveillance, sinusundan ka ng probation officer mo. Palagi. Meron kang supervision sa kanya. So kapag na-violate mo yung violation, magkakandak ng summary hearing. Ang tawag doon is purpose of due process. Kung totoo ba talaga na labag mo yung mga condition ng probation. So meron, na-violate mo,
babalik ulit kayo sa korte. Yun yung tinatawag ng decision, ha? Revoke, modified, continue. Tandaan nyo, revoke, modified, continue. Anong ibig sabihin ng revoke? Naka-violate ka. Sa revocation order, sa revoke, babalik ka. Pag napatunayan ng korte na na-violate mo yung probation condition mo, revoke yung or merong lalabas na revocation order. Pag sinabi nating revocation order, lalabas ang korte ng revocation order, ibabalik ka sa kulungan, serve the original sentence imposed by the court. Prison, diretso. Balik ka. So ano yung ibig sabihin ng modified daw, sir? Ang modified, binigyan ka ng 5 years. 2 years after na-violate, naka-violate ka, meron ka pang 3 years, di ba? Dagdagan kita ng 1 year. Kumbaga pa, 5 years. Meron kang 5 years na probation na serve mo na yung isang taon. So, 5 years yung natira. Then, after 2 years, ha, naka-violate ka ulit. Then, meron ka pang 3 years na dagdag. Dadagdagan kita ng 3 years. 5 years ka na. 5 years yung probation mo. Binigyan ka ng 5 years na probation. Pero within 2 years, after 2 years, na-violate mo. So, 3 years na lang ulit. 3 years. 3 years yung natira sa probation mo. Meron kang 3 years, dagdagan ka daw ng 3 years para maging 6 years yung probation mo. Not 6 years, ha? So, bali 6 years na. Pero kapag ganon, hindi dapat siya mag-exceed ng 6 years. Halimbawa, na-modified. 3 years yung na-serve mo. So, 2 years na yung na-serve mo. So, 3 years yung natira sa'yo. So, dadagdagan nyo ng korte pag modified. Pero not siya mag-exceed ng 6 years. Kailangan less than 6 years lang siya. Yun yung ginatawag natin na modified. Sa continue naman, sa 5 years mo, continue yung tawag ngayon. Tapos na tayo sa modified. Continue na. Sa 5 years, 3 years na yung na-serve mo. So, 2 years na lang yung kailangan mo. So, maglalabas na ng document for release. Pag sinabing document for release, pagkatapos ng document for the release, sa continue yung probation mo, 5 years na yung na-serve mo, within 3 years, sa 5 years mo, 3 years na yung na-serve mo, then 2 years yung natira, maglalabas ng document for release. Pagkatapos ng document for release, papasok na yung termination order. Pag sinabi mong termination order, nandun na, papasok yung sa huli. Absolute freedom, malaya ka na. Gets? Gets na. So, ano natin, i-distinguish natin yung ano, yung 60 days. 60 days probation, post-sentence investigation report. Post-sentence investigation lang pala yun, PSI, 60 days. Yung 15 days, yung tinatawag natin na PSIR, post-investigation, post-sentence investigation report. Upon the receipt of the court, 15 days yung decision. After 15 days, ilagay nyo, PSIR, 15 days. Upon the receipt of the court, decision after 15 days. Gets? Tandaan nyo, post-investigation report, mandatory. Yun lang. Mandatory. So, ano na yung probation? Probation is appealable, probation is not appealable. Anong sagot nyo? Sige daw. Kung meron kayo natutunan, probation ba is, ano daw yung probation? Probation is appealable kapag na-deny ka or probation is not appealable? I-type nyo para ano? Ay, naku. Ano daw yung probation? Probation. Appealable ba ang probation or hindi? Probation is a
privilege. Ano available? Probation is not available, ha? Once nakadaan ka na ng probation, na-deny ka, nag-apply ka, na-deny ka, or na-revoke ka, hindi ka na pwede mag-appeal. At least once lang siya. Once ka lang pwede mag-probation. Pag na-revoke, or na-deny yung probation mo, or na-disqualified ka, not appealable, ha? Tandaan nyo, probation is a privilege. Probation is a statutory right. Karapatan mo. Pwede ba daw? Can be cancel or revoke daw ang probation? Yes. Can be cancel ba daw? Yes. Ma-revoke or ma-cancel? Yes, ang ilagay nyo. Ang probation, statutory right. Statutory right mo, karapatan mo. Tandaan mo, karapatan mo. So, ibalik natin nyo. Yung sa child, yung sa probation. Probation is a right if the offender is juvenile or child. Pag sinating juvenile or child, yun yung tinatawag na child conflict with the law. Ano ba yung nagagranted by ng ano nila, ng batas ng child conflict with the law, juvenile or child? Ilagay nyo, granted right to the probation by Republic Act 9344. Probation is a right if the offender is juvenile or child. Yun yung tinatawag natin na child conflict with the law. Granted right to the probation by Republic Act 9344. Ang nagagrant sa child conflict with the law na offenders is juvenile or child, yun yung tinatawag natin na pag nalabag niya yung batas natin, nakakommit siya ng crime, child conflict with the law ang tawag sa kanya. Pag gusto niya mag-avail ng probation, granted right to the probation by Republic Act 9344, hindi PD 603, Republic 9344 yung nagagrant, hindi PD 603. Pag child conflict with the law. Yes, child conflict with the law, granted right to the probation by Republic Act 9344. So sa section 10, conditions of probation, present himself to probation officer, within 72 hours from the receipt of probation order. Kailangan niya daw i-present yung sarili niya sa probation officer upon 72 hours from the receipt of probation order. Pag naglabas yung order, within 72 hours, kailangan mag-present na siya ng sarili niya sa probation officer. Pag hindi niya sinipot yung probation officer, anong tawag sa kanya? Granted na, absconding probationer. So ano naman yung ano, yung mag-represent ka sa probation officer mo at yung once, yung ano ka daw, yung buwanan. So report at least one in one month. Wait lang. Report himself, ikaw yung probationer. Tapos yung probation officer mo, ilang beses ka daw mag-report sa isang buwan? Ito, explanation natin, bigyan natin ng example. Pag sa outside Manila ka nakatira, outside Metro Manila, at least once ka lang mag-report sa probation officer mo sa isang buwan. At least once pag outside Manila ka nakatira. Pero pag inside the Manila ka, mag-report ka sa probation officer mo sa isang buwan, at least twice. Putang ina, pag hindi nyo ito na perfect. Oh. Ito talagang pinakamahirap yung probation tsaka parole. Kasi daming ano sa ano eh. Meron sa parole, 45 days, 35 days. Di pareha sa ano, sa probation na 15.
yung comment ng ano, ma-notify yung comment ng prosecutor, 10 days lang magbigay siya ng comment. Sa PSIR, 15 days. Ang magbigay ng decision ng court, 15 days. Yung post-sentence investigation report, 60. Then, 72 hours. Yun lang, tandaan nyo. So, gets na. So, last na to. Ito na yung pinakalas sa probation. CD968. Lagay nyo, probation law 1976. New. Probation law 1976. Old. Ang tawag sa PPA sa old. Parole administration. New. Parole and probation administration. Tandaan nyo, PD968, probation law of 1976. Anong tawag dati sa PPA sa old? Parole administration. Ang new, yun yung PPA natin yun. Parole and probation administration. Father ng probation sa Philippines, Chudolo na natividad. Pero actually, hindi niya... PD968. Six years. Not more than 6 years. Halimbawa, merong yung kaso is more than 1 year. Yung probation is 6 years. Not more than 6 years. Tapos, kung mag-apply ka, na-approve siya. Yung kaso mo na not more than 1 year, ang pinaka-maximum na probation mo is not more than 2 years. Katong old, sabi natin sa old, sa PD968, probation law of 1976, guys. Ang tawag sa PPA dati, ang old, parole administration. Ang new, parole and probation administration. Parole and probation administration. New, ang old parole administration. So, maura to, guys. Unta na ako yung natabang ninyo. Uma, parole na po daw, ma. Wala na ko itingog. Good night ninyo. Unta na mo yung natunan. Just focus na mo. Ayaw mo padala ng mga toxic tiki tok 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 tok. Okay na. Galingan nyo, ha? Let's be proud. Parol naman tayo bukas. Okay lang ba? Okay. Explanation natin. Practice ako para sa inyo. Tanginang yan. Baba na tayo. Okay, kuwanda si Jismar Ugma. Alas 9 daw. Mag-discuss siya si LJ daw. Kay Ugmar, ano yung free food daw? Oh, sige, sige. Ugma, pag umanya ako, parol. Oh, sige. Tulad na mo, guys. Kinapamagkla si Ugma. Memorize na niyang book to, ha, title 1 to 15 kay masimasihon diyan wag ma. Oh, arbitrary detention article 114. Ah, easy ra na. bye guys. Good night guys. Salamat sa pag-uminaw sa mga ni Master Jeremiah. You're welcome, you're welcome. Welcome guys. Bye. Tut 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 tut.